Hello everyone, Kuya Berto po muli, yung pinagpalang hampas lupa, ang yung hampas lupang pinagpalang, yung mga kahapi. Isang magandang araw sa iyo at may you be in a good aura kung saan ka man ngayon. Okay, so ito po ngayon, I believe na mga katulong po to sa atin, alright? Sa mga katulong po to sa atin bilang mga OFW. Ako ngayon ay magkakaroon ng isang demonstration kung paano ba tayo makapag-apply ng Frap, Financial Relief Assistance Program ng Owwa. Okay, so ito po ay gagawin po natin. Ako po ay nakapag-submit na before. So, nung napunta po ko ng Owwa kanina, nakita ko doon yung programa talaga is very active. Okay, so ang gagawin na lang po natin ito is i-apply na lamang po natin. Sino-sino ba yung mga kwalifikado? Ito po, yung mga OFW na repatriate, unang-una dapat galing ka sa Saudi, na-repatriate ka mula sa samansang Saudi Arabia. Pangalawa, na-repatriate ka sa period ng Enero 2016 hanggang December 2019 dahil sa economic downturn. Ito yung pagproblema sa mga trabaho natin. Nagka-problema sa economy. Okay, may nakabinbin kang money claim sa Saudi Labor Court. Ano patunay nito? Yung wakala, pwede maging patunay yon. At hindi ka na nag-ibang mansa muli para magtrabaho muna naman. Wala na makabalik ka ng Pilipinas. Alright? So, ito po yung mga kwalifikasyon para sa mga makakatanggap ng 10,000 sa Owwa Financial Relief Assistance Program o yung PRAF. Okay? So, tuloy na po natin. Ito ho ay demonstration lamang ha. Kaklarify lang po natin. Ito ho ay demonstration lamang sapagkat nakapag-submit na ako. Marami kasi natatanong din sa akin kung paano gagawin yung bagay na to. So, ito po ay dinemo ko. So, basically, pagdating sa dulo, hindi na po natin siya masasubmit ng actual. Pero papakita ko sa iyo yung screenshot kung paano po siya, anong hitsura niya kapag nasubmit na. Alright? So, let's go! Okay, so una po natin gagawin is pupunta po tayo sa website na ayan, ito lang po ang i-type nyo, frap.owa.gov.ph. Ito na po yun, ayan o. Ayan. Okay, sige po, ituloy na po natin. Pag-click mo yung apply, ayan, lalabas po yung mga details na ganito. Tanggalin muna natin yung frap. Ayan, yan po yung details na kailangan. Alright? Tuloy konti lang naman ito eh. Take note mo lang yung mga files na kailangan mong i-attach. Copy ng passport mo. Alright? At arrival stamp. Ito yung kailang ka dumating dito sa Pilipinas. Between 2016 at 2019. From January to December 2019. January 2016 to December 2019. Ito yung period ng pagdating mo dito sa Pilipinas. So, stamp yun eh. Arrival yun eh. Pag-arrival dito sa Pilipinas. Nasa passport mo yun dapat. Okay, so dapat, yung ihanda mo muna yung passport mo, ipapa-scan mo muna, right? Ang sabi dito is JPEG file or PDF file. Yan pong dalawang yan. Ito, PDF file to JPEG file. Ayan. Pero, wala pa dito, pero mamaya kasi, i-record din tayo, ipasa yung ating pong mga proof ng ating pong claims doon sa Saudi. For example po, ang isa sa mga proof ng claims is yung wakala. Wakala, ito yung document na binibigay mo sa abogado para maging authorization mo sa kanya to work on your behalf. Okay, so wala dito, pero mamaya-maya kasi, ipapa-attach po kasi yun eh. Alright, so ngayon, ibablar ko muna to kasi mag-fill up muna ako. Ito lang mga fill up mo dito, yung mga details, name, last name, birthday, address, job site, of course, Kingdom of the Arabia, money claims in reals, at saka money claims in peso. Alright, so dapat ilalagay mo rin yan dyan. Tapos, company employer. Sino employer mo dun sa Saudi? Arrival date dito sa Pilipinas kung kailan ka dumating. Employer address. Ito, halimbawa, employer address. Puna sabihin kung sa, halimbawa, Jeddah, Riyadh, gano'n na lang. Position, designation, ano ka doon? Kailan ka nagtrabaho? Magkano yung salary mo? Ngayon, claimant in case of representative. Halimbawa, di mo kayang kunin yung pera mo ng ikaw. Sino ang pwede maging representative mo. Ilalagay mo yan dito. Tapos, ayan, civil status ng itong claimant na to, tsaka yung birthday niya. Alright? Okay, sige. So, ibablar ko muna siya, mga katropa, kasi mag-fill up muna ako. Okay? Sige po. Fill upan ko muna to. Teka lang. Alright. First name, middle name, birthday,
gender, passport number. Ayan, yung active mong passport number ha, dapat yung ano mo. Yung active mong passport number. Teka lang, tingnan ko yung sa akin. I-ano ko lang, i-check ko lang. Saudi. Kuya Berto. Saan na ba yun? Ayan. Owwa prop. Check mo lang yung ano. Kasi pag may discrepancy kasi, maaaring magka-problema. Alright, so tama lang nakalagay dito. Civil status. Ito, sa mobile number, make sure na active mobile number yung ating ilalagay dito. Ulit-ulitin mong tingnan pa kasi dyan po iti-text, dyan po i-chat-chat, dyan po i-message yung mga details na kailangan pa ng OWA. If in case kailangan pa ng OWA, at dyan din iti-text sa'yo yung possible na schedule mo kung kailan ka kukuha ng cheque mo. Kung saan mo kukunin, saan mo pupuntahan, dyan sa number na yan, kaya make sure na active at laging online ka sa number mo na to. Right? Pagkat ito yung napakahalagang tawag doon. Ito yung pinakanapakahalagang access ng OWA sa'yo. Okay? So, contact number. Tapos, email. Address mo dito sa Pilipinas. Kompleto mo na lang. Municipality. Pati barangay. Right? Employer. Kailan ka dumating sa Pilipinas? So, makikita mo lang yun sa ano mo, sa arrival stamp. Halimbawa, ako dumating ko sa Pilipinas ng April 28, 04, 2018. So, pasok pa ako doon sa period na qualified dito sa kanilang programa. Employer address, Jeddah, Saudi Arabia. Position, I'm a computer technician doon. From October to 2008 to 2000. Monthly salary. So, kailangan din yung monthly salary dito base doon sa kontrata. Alright. Money claims. Ito, may nakalagay ito money claims in real. Magkano ba sa real at saka magkano yun sa peso? So, kahit mag-estimate na lang dito, kung halimbawa, hindi mo alam yung ano, may bibigay kasi sa'yo na document dapat doon sa pagsimula pa lamang ng kaso. Meron doon naka-estimate ng magkano dapat nilalaban mo. Tapos ngayon, pagdating sa Pilipinas, halimbawa, naka-real siya, 100,000 Saudi real siya, pwede mo lang siya i-compute by 13 or kung magkano yung pinaka-range ngayon. Estimate mo na lang naman yan, yung money claims in peso. Kasi nakalagay din niya sa ating applyan, sa ating fill-upan. Alright. If in case, no, in case representative. So, mas ito maganda. Suggestion ko, kahit na ikaw yung kukuha, in case lang naman, representative ang magiging claimant, maglay ka rin dyan dito ng ano ng representative. Baka kasi pagdating ng time na yon na kung kailan aprobahan na yung documents mo, aprobahan na yung application mo dito sa financial assistance na to, is halimbawa may sakit ka o may trabaho ka dito sa lokal na hindi ka makaalis, at least mayroon kang representative na inilagay na dito. Halimbawa ko dito, ilalagay ko dito yung wife ko. Ayan. Just in case hindi ako available, makakapunta siya. Diba? Married. Birthday ng asawa mo, ilagay mo dyan. 1980. Alright? So, tapos, ito na yung sinasabi ko sa dulo. Okay, so, i-up ko muna ng konti. Tapos, ayan. Ayan, tatanggalin ko na yung blur, ha? I-up ko muna ng konti. I-double check nyo, ha? Double check nyo, lalo na yung number. Diyos ko po. Konting oras lang. Teka lang. Naku-memorize ko na number ko, pero pagdating sa mga ganitong mga uri ng application, I always make sure na tama talaga yung nilalagay ko. Yung isang pagkakamali dito ay isang maaaring problema yung dating 0906. Alright, so tama. So double check talaga lagi kasi pag nagka-problema, kayo din kawawa. Ayan. So okay na siya lahat. Ito na yung gagawin ko ngayon. Ibabrowse up ko na siya. Teka lang ha, scroll up ko na siya para... Ayan. Ayan, so na-scroll ako na siya. Ngayon, tatanggalin ko na yung pagkaka-blurred.
Alright. So ito, ito yung baba. Ito na. Documents na ipapasa mo. Ito na. Yung passport copy of with W. Ito yung part ng passport natin na ando doon yung picture natin, doon yung pangalan natin, ando yung mga details natin. Alright. So click mo lang yung choose file. Tapos hanapin mo ngayon kung saan nakalagay yung file ng iyong passport. Yung passport mo. Halimbawa sa akin, nakaano na eh. Halimbawa ito. Sa akin, kung makikita nyo dyan. Ayan. Meron na akong folder na teka lang. Ayan ako lang. Mag-add lang ako ng ayan. Pag i-choose mo to, teka lang. Magdadagdag lang ako ng window. Window capture. Okay. Ayan. Okay. Teka lang. Alright. Tema. Pag i-choose file mo to, ayan, magbubukas yung file. Libawa ko, eto dito nakasave yung ano. Kung meron na akong folder na nakalagay dyan, Owwa Frap. Nakaready na kasi talaga yan eh. At yung mga i-attach ko, nakapangalan na rin yan. Halimbawa, passport details. Ito yung passport na may picture tayo. Passport arrival, ito yung araw na kailan ako dumating. At ito yung wakala. Ito yung proof ng ating kung ng ating pong ano, ng ating pong kaso doon sa Saudi Arabia, yung ating claim. So, click lang mo yung choose file para sa passport above W. Ito, passport details, click mo lang yan, double click mo lang yan. Ayan, dito na, naka-attach na. Tapos click mo lang choose file ulit, ito. Choose file. Para naman dito sa pangalawa is arrival stamp. Kita niya? Ito yung passport cap, ito yung arrival stamp. Choose file. Ito, arrival PH. Pagdating ko sa Pilipinas. Alright. Double click or open. Tapos, click mo lang to. Ako ay may nakabimbing money claims na nakasampa sa Saudi Labor Court. Yes. Ako ay kasalukuyan nasa Pilipinas, hindi pa nakakasarang trabaho mula sa aking repatriation. Yes? Nasa Pilipinas ba? Aking pinapatunayang katotohanan ng impormasyon aking nabanggit. Of course. What's the point of pagsisinungaling for 10,000 pesos only? Aking naunawa na namang maling pahayag, panilinlang, dokumento ito ay magkatumbas ng criminal panunod. Of course. At ito, I am not a robot. Okay, so ito, kapag unang application mo is mayroon pa dito hinihingi na proof ng iyong case. Dito muna i-attach yung wakala. Ito kasi dalawa lang to eh. Okay, again, ito yung demonstration ko lamang sa inyo kung paano gagawin kasi nakapag-apply na po ako. Alright, so nakapag-apply na po ako. Okay, so ang gagawin ito po ay demo na lamang po. Pero sa actual, mayroon pa isa dito. Hindi ko kasi na-record yung unang ko eh. Ngayon, click mo na lamang submit application. Pag-click mo yan, lalabas po yung notification na naisubmit mo na yung iyo pong application. Ito kasi, pag-click ko ito, ang lalabas lang po dyan, ito, ayan. Teka lang, nakaano yung ano. Ayan o. Financial assistance already exists. So, ibig sabihin, nakapag-submit na ako nito. Hintayin ko na lamang yung text sa akin ng Owwa. Okay? So, thank you so much guys for having you here and may the good Lord be with you all. At ingat lagi. God bless everyone. And sana provide lahat ng pangangailangan mo as you struggle sa buhay. Sana yung kapayapaan at ang kapanatagan nila pa sa'yo. Peace. Bye.